DOF propose administrative tax amnesty. Payag ka ba? Highly questionable po yung pinopropose ng DOF o ng Department of Finance na magkaroon ng tax amnesty through executive order. Ito po yung balita na galing sa Philippine Star. Pakibasa lang po ninyo para makasunod kayo sa topic natin. Ngayon, okay po yung tax amnesty. Present po ako dyan. Magkakaroon po ako ng kita dyan eh. Magkakaroon ako ng hanap buhay. Bakit hindi ko gugustuhin? Gustong gusto! Ang problema po, sa executive order, hindi naman po yung secretary ng finance o yung BIR chief yung pipirma eh. Sa executive order, ang pumipirma po, presidente ng Pilipinas. Ako po, sinasaluduhan ko po, iniidolo ko rin po itong bago nating presidente. 100 o kung merong 1,000%. Ganun po yung suporta ng organization o grupo namin sa kanya. Kami pong mga accountants, kaming mga consultants, kaming mga bookkeepers, todo-todo ang suporta sa pinatutupad na polisiya ng ating Pangulo. Pero sa gagawin po ng Department of Finance, hindi naman magkakaroon ng problema ang gobyerno. Kasi may rule, the government is not stopped by the mistake of its agents. Kasama na po yung sa mga agent na yan, ang presidente ng Pilipinas, agent po siya ng Philippine government. Pero kahit agent siya, ayaw namin siyang magkaroon ng problema. Ayaw namin magulo ang isip niya. Gusto namin dire-diretso yung kaisipan niya. Pinapakiusap po namin sa Department of Finance at saka sa Bureau of Internal Revenue, itigil na po yung proposal nila na magkaroon ng executive order para po sa isang malawakan at general tax amnesty. Ito po yung batas na inyong babayulate, Section 11, Republic Act 9480. Pakibasa po ah! Wag na po kayong magalit. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo. Pataasin natin ang koleksyon ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa buwis. Bayaran natin ng tamang buwis, isumbong po natin yung mga corrupt BIR officials and employees. Maraming salamat po.